pang take 5 na to sa intro ko. Sorry. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Aloha! Good morning, everyone! Today is March 4th, Wednesday, and it's been a long time. So, kumusta naman kayong lahat dyan? I hope that everybody is doing great. So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gawin ang yung nails without going to the salon. So, if you're interested, just keep on watching! Okay guys, before we start, gusto ko lang i-share sa inyo konting story lang on how I come up with this idea. Kasi alam mo, pag you're a mother and a wife, wala ka nang time lumabas. You need to take your husband, you need to take your daughter, especially sa job ko as a caregiver, I need to take care of my clients as well. So talagang wala nang time lumabas. Ang nangyayari is, since pamilyado ka ng tao, you want yung service or something na makakatipid ka. Kasi kapag pupunta ka ng salon, first thing is, it will cost you a lot. Depende din naman yan sa kung ano yung ipapagawa mo, but usually it will cost you like $40 to $50 or more. And it's a lot of money. So, kung pamilyado ka, kung saan ka pwede makatipid, why not? Diba? Doon ka talaga pupunta. And also, you can do this anytime you like. Kahit na madaling araw pa yan or anong oras pa yan, you can do it anytime. Kasi mabibili mo siya kahit saan eh. I mean, kung pupunta ka lang ng mag-grocery ka, punta ka lang sa cosmetics area, makikita mo na yung mga nails doon. And you can buy it for like $8. And with versus doon sa babayaran mo na $40 to $50. So, that's why I come up with this idea. And I like it. I like to share it with you guys. And I hope that makatulong sa inyo sa pagtitipid. And that as well as self-care na rin sa sarili nyo na at least huwag nyo naman pabayaan yung sarili nyo kahit na busy kayo. You need to give time to yourself. I mean, give time to yourself in a way na kahit dito ka lang sa bahay, pwede na, okay na, di ba? So, and then nakakatipid ka ba? So, sana magustuhan niyo itong video na to and just keep on watching. Thank you! Okay guys, so ang gagamitin nating product today is yung Kiss. So, kung pupunta kayo ng store, mayroon kayong maraming pagpipilian na kulay. So, dito kasi sa Hawaii, pwede mo siyang bilhin sa Target, Walmart, Walgreens, or sa CVS or Long's Drugs, kung tatawagin. So, mayroon siyang iba't ibang shapes at iba't ibang color. So, it depende na yan sa inyo guys kung ano yung gusto nyong kulay. So, may dalawa siyang shape. Ang isa is yung oval shape na rounded yung ends niya. At saka yung isa is yung square, which is ito. Which is yung ends niya is flat lang or straight line lang yung ends niya. And then, you need to make it sure na ang kukunin nyo is yung gusto nyong size. Kasi may tatlong size yan, small, medium, at saka large. So, kagaya nito, makikita mo siya sa taas, large. And you need also to check na yung product is may kasama ng glue. Kasi minsan may mga product na hindi kasama yung glue. So, you need to buy it separate. So, kagaya nito, you can look at it sa packaging. Meron naman siyang ano yung mga kasama ng product. So, sa itaas dito, kung makikita nyo, napakalit lang naman kasi may nakalagay na pink glue. So, may kasama na tong glue. So, kung makikita nyo, yan, yun yung glue niya. And, marami siyang klase ng kulay. Marami siyang brand. May LA Colors. So, depende na yan sa preference ninyo kung anong gusto nyo. So, for me, today, gusto ko yung large, yung size niya. Gusto ko yung mahaba-haba. So, umpisahan na natin. So, open natin yung product. So, ito siya. Gusto ko yung kulay kasi may nude siya. Gusto ko yung kulay. So, I like to try this one. Usually, I like red or yung mga, what you call it, one
yung mga maroon. So this one is different for me, but I like the color kasi may pagkaano siya, chocolate one nude. So ito yung glue, and then sa loob, kung i-open mo, nandito yung ano, yung iba pang nails. So may 28 ano siya, 28 nails siya, si 28 nails. So nabili ko to siya for $8. $8 lang to, guys. Nabili ko siya sa Target. So minsan pag pumupunta ako ng store, tumitingin ako ng ganito and nag-hoarding ako kasi I really love this, especially if yung madalian lang na may pupuntahan ka na party ganyan, na wala ka ng time talaga pumunta sa labas o pumunta ng salon. So ito na lang yung ginagawa ko. So kaya nag-iimbak ako, nag-iimbak talaga ng fake nails. So ngayon, kung titingnan nyo yung ilalim ng nails, may makikita kayong number. So hindi ko alam if kita nyo siya. Sorry guys ha. Pero may number 0 siya. So ang gagawin ninyo is you need to tingnan nyo yung ano, yung numbers ng nails. So this is 0, this is 2. So separate muna natin siya para madali na lang pag ano, I think this is 9. Para madali na lang siyang kunin natin mamaya. Okay? Usog natin. Yan. So, yan. Yan siya. Para madali na lang natin siyang gawin. So, ito, yung may mga glitters, wala siyang number. Like, wait. Wala siyang number. Yeah. So, hayaan na natin. Just like that. And then, yung ano pala, yung product, may kasama na siyang yung filing something, ano nga yung tawag nito. And then anyway, and then yung parang ano siya, yung parang toothpick. In, so usually kasi ginagamit to pang usog ng ganito sa cuticle mo, but I don't use this one. So and this one too is pwede mo siyang gamitin, gamit ito. So ang nangyayari kasi kukunin mo siya, may dalawang ways kasi siya, through glue or yung sa sticker. So this is the sticker. So ang gagawin mo kasi, kukunin mo to based din sa numbers ng nails na kasya dun sa ano mo. Kunin mo siya parang ganyan. See? So ididikit mo siya dito parang ganyan, o ipipil mo siya. May ipipil ka pang isa dito eh. Dalawa bali, back to siya na ano. Tapos ilagay mo siya dyan at saka idikit mo yung ano. Pero I don't choose this one kasi masyadong hambag. Marami kang gagawin. So, i-glue lang na lang natin siya. So, ang nangyayari, yung iba kasi, ang ginagawa nila before sila mag-umpisa is pina-file nila yung ibabaw ng kanilang nails. Ganyan. Para daw kumapit yung ano, yung glue. Kumapit, mas lalo pang kumapit yung glue. Pero, ang ginagawa ko, hindi ko na siya ginaganyan. So, diretso ko na. So, it's up to you guys kung gusto nyo mas kumapit pa siya. So, ipa-file nyo yung nails nyo. Or, kung gusto nyo, diretso na. Pwede din. So, ang ginagawa ko is diretso na. So, first is, kailangan mo munang kunin yung size, kung ano yung size na kukunin nyo dito sa fake nails. So, yan. So, kung 0 siya, masyado siyang malaki. So, you will go down. You go to number 2. So, titingnan natin. Yan. Yan. Fit siya. Right? See? Importante dyan is yung covered yung both ends ng inyong kuko. Ganyan lang. See that? So, kung ano yung kuko, kung ano yung number dito sa left side mo, yun din yung gagamitin mo for the right side. Ganyan. See? Para hindi siya yung parang malaki dito din sa kabila is maliit. Yan. Yan. So, ano lang, vice versa, I mean,
ituloy-tuloy mo lang yan. So, ganyan. Oh. For this one, this is too big. See that? This is too big. Malalaman mo naman eh, kung masyado siyang malaki for your nails. So, kukuha tayo ng iba. Maybe this one, number 7. This one, yeah, this one fit. Pero kapag mayroon ka pang nakita na mas maliit, then you go for that. See, this one is more nicer than the other one. See? Okay, so ito na. So, yan. Kabila dyan. Okay? Baka mag-ano kayo ha? Baka malito kayo. Ganyan lang. There. So, ito yung ilalagay natin. So, now, dito naman tayo. So, muna natin yung maliit. So, ang gagawin nyo is, hindi nyo, sa akin kasi, hindi ko binubuo ng lagay ng glue yung buong nails ko. Bali, yung gitna lang. Yung gitna lang yung lalagyan ko. Yan. Yan, pahaba. Pag gitna, pahaba. So, kasi pag ilalagay mo na yung nails mo, ganyan, ipipress mo kasi siya para dumikit talaga. To make it sure na pagdikit mo is talagang tama yung hindi tabingi. Kasi minsan naglalagay ako nagiging tabingi. So, pag press mo siya, makikita mo na nag-spread na yung glue. Which is sometimes you don't really like it to na mag-over siya dun sa ano mo. Kasi parang messy na siya tingnan. Pero kapag talagang ano na siya, hayaan mo na lang kasi mawawala din naman yan. Pag hinugasan mo yung kamay mo or something. See? Yan. See that? Okay. Now, yung sa isa naman. Makikita nyo, dito sa may ano niya, sa may end, meron siyang parang nakaputrude. So, you can, all you need to do is to file it. Parang ganyan. If file mo lang siya, dahan-dahan lang. File mo lang siya hanggang mag-flatten. See? Wala na. See dito, oh. May nakaputrude, diba? Yan, oh. May nakaputrude. So, all you have to do is to file it. File. Yan. See? Okay. Yan. Ganyan lang. May iba naman kasi na wala na to. Pero may iba din na may ano siya, extra. Kaya, all you have to do is to file. Para to make it more smoother. Yan. See? See that? Para kang nagpasalon. But, it is worth only $7.99. Diba? Mahaba nga lang siya. But, yan. Meron namang mga mas maliliit, kaya don't worry. Okay, so sa kabila naman.
Ayan guys, tapos na tayo. So yan. See? Yan, ganun lang kasimple. See, may mga kuko pa na. Yung ito ko may medyo tabingi, but I can fix that one later. So yan. Diba? Then, ang gagawin mo is just keep this one. Then, yung mga natira, you can keep this. Put it away. Kasi, kailangan mo to siya pag natanggal na to, medyo hindi na maganda yung itsura niya. Then, you can just, you know, use the remaining nails para sa susunod niya. Igu-glue mo siya. Okay, so, balik mo siya sa packaging niya. Ganyan lang. Balik mo lang siya ganyan. And put it there. Then put it back to the box. There you go. Ganyan. Then yung glue is, kung lalabas kayo or something, then you can just put it in your bag. Para pag natanggal, at least, may magagamit kayo or mababalik mo siya agad. And then, this one, it lasted like maybe 2 to 3 weeks for me kasi depende din yan sa pag-aalaga nyo. Tsaka depende din kapag natanggal siya. Kasi minsan pag natanggal to, nawawala. So, alam mo yun, you need to look for the extra nails na naman and put it on. But, yeah. Pag ano naman kayo, chocolate one, maingat din naman kayo. So, this one should last like at least 1 month. See? Diba? Ang ganda. So, you don't have to go chocolate one, go to the salon, then you can just do it in your house. Tsaka, mas nakasave kayo ng time, nakasave kayo ng pera, and at least, you just stay home. And then, you know, self-care. And, yun, you don't have to go out. Kasi minsan wala ka ng time. Yeah. So, there you go. As you can see, ito tabingi talaga. Pero ayusin natin yan mamaya, okay? Don't worry guys. Oh my god. So, yan! Fake nails! Diba? Ang taas niya. See? Tsaka pwede mo naman siyang putulan guys if gusto niyo ng mas, gusto mo yung kulay niya pero wala siyang small or medium na size. Pwede mo siyang putulan, tsaka i-file mo na lang. I-shape mo na lang kung ano yung gusto mong shape. Yeah? So, yan. Okay? So, okay guys. That's about it. So, inabutan na po ako ng gabi, no? Sorry naman at na-busy lang po. So, hopefully guys, you enjoyed the video and I'll see you in my next vlog. Okay? So, ingat kayong lahat. I'll see you again. Bye! Aloha!